yung eroplano, bago pa man likhain ng Wright Brothers, yung mga materials nandito na yun. Baka wala pa sila Adan at Eva, nandito na yun. Yung materials ng eroplano. Oo, yung materials. Lahat ng bagay na naimbento ngayon, meron na yan noon. Ang wala lang, yung awareness. Yun. Kung hindi ka natatakot sa pangarap mo, mababa pa yung pangarap mo. Mga bata pa tayo, tataas na mga pangarap. Tapos nung mga nagkakaedad na, dahil nga yun lang yung kinikita, ang problema, ang ina-adjust yung pangarap. Mahirap na pangarap. Now let's start to think. Here we're talking about this power. We are not only a physical expression of that power, we're an instrument of that power, because that power literally flows to and through us. Now, as it flows into our consciousness, it just is. Just is. All science and all theology tells you energy is, God is, He is neither created nor destroyed, He is the cause and effect of itself, He is 100% evenly present in all places at all times, is all-knowing, is all-powerful. You see, the knowledge that got us into the air has always been here. We didn't just make something out of nothing. When the Wright brothers introduced us to this new kingdom, they just tapped into something that was already here. The fax machine that you use today. You can take a slip of paper, feed it into a machine, and thousands of miles away, simultaneously, it's coming out of somebody else's machine. And it's all done just through passing something through the medium of the molecule, the no thing. We've always been able to do that. We've just become aware of how to do it. See, a person that's earning $25,000 a year, they're not earning $25,000 a year because they want 25 a year. They're earning 25 a year because they're not aware of how to earn 50. Yan yung pinapaliwanag mo kanina. Kaya kung kayo o tayo, kumikita tayo ng palagay natin na hindi sapat at hindi natin yun gusto, baka may bagay lang talaga dapat malaman. Dapat lang natin maging aware. Oo. Kasi ito nga yung pinaliliwanag ni Bob Proctor na yung enerhiya, hindi mo siya nakikita. Na ito yung dumadaan sa isip natin. Oo, bagaman andyan na eh. Andyan na yun eh. Oo nga, kaya nga sabi niya kanina, yung eroplano, bago pa man likhain ng Wright Brothers, yung mga materials nandito na yun. Oo. Mula pa nang, baka wala pa sila Adan at Eva, nandito na yung... yung materials ng eroplano. Oo, yung materials. Kasi kumpleto ng ginawa ng Diyos eh, di ba? Lahat ng bagay na naimbento ngayon, meron na yan noon. Ang wala lang, yung... awareness. Yun. Kaya kung sa tingin mo, meron kang nakikita dyan sa isip mo na hindi pa nagmamanifest, hindi mo naman yan makikita sa imahinasyon mo eh. Kung hindi ibinigay hindi, sa'yo oo. Bilang awareness. Kung hindi mo kayang kunin din. Oo. Di ba? Kung hindi mo kayang kunin, hindi yan ibibigay sa'yo. Hindi yun, ibig sabihin, kaya yan naglumabas sa isip mo. Kasi pwede mo yang makuha, pwede yung magmanifest. Kahit ano pa yan, kahit ano yan, kahit sabi nga ni Bob Proctor, kung hindi ka natatakot sa pangarap mo, mababa pa yung pangarap mo. Kung hindi pa pinagtatawanan ng ibang tao yung pangarap mo, ibig sabihin, mababa pa yan. Oo nga, no? Kasi ang nangyayari ngayon, no, sa kasalukuyang panahon, yung iba na mabangababang, mga bata pa tayo, tataas na mga pangarap. Oo, pagtatawanan ka nga eh. Oo. Tapos nung mga nagkakaedad na, dahil nga yun lang yung kinikita, ang problema, ang ina-adjust yung pangarap. Yun ang mahirap na pangarap. Oo. Kasi hindi natin alam yung ganyang klase ng awareness. Totoo yan. Yung ganyang klase ng edukasyon na hindi yan itinuro sa atin nung bata tayo. Kaya nga, napapasalamat ako sa Diyos, eh, no? Kasi ang Diyos rin naman nagbigay sa atin ng mga ganyang edukasyon, eh. Nasa sa atin na kung paano natin gagamitin yung awareness na yan. Kaya, yung ibinilog niya kanina na ano, na ang tawag nila doon is stickman, yung isip natin, meron nga siyang subconscious tsaka conscious. Oo. Yung nasa itaas, yun yung conscious awareness. Yun yung nag-iisip, yun dun dumadaan yung enerhiya na kapag pumasok dun at nakita mo, gamit yung isip mo, aware ka dun sa kung ano yung ini-imagine mo kahit hindi mo naman siya iniisip, bigla lang pumasok sa'yo. Mm-mm. Ngayon iisipin mo yun dahil gamit ang conscious mind mo kung tatanggapin mo ba yun o... Tatanggapin mo ba o hindi? Hindi. Tama.
Ngayon, yung subconscious na mind naman natin, dun dumidiretso yung kung ano yung tinanggap mo. Kapag tinanggap mo yung, conscious. Yung idea na yun. Oo. Kasi binibigay sa atin through idea. Yun. Oo, through idea. Yung spiritual na enerhiya. Ang tawag dun, idea. Kapag yung idea na yun, tinanggap mo, pinaniwalaan mo, pupunta yun sa subconscious. Mas malalim yun. Ibig sabihin nun, sa pakiramdam natin, sa emotion yun, natin. Oo. Doon na magkakaroon ng tinatawag na binhi. Seed yun. Seed yun eh. Pagka itinanim mo yun doon sa mas malalim mong pag-iisip. Ibig sabihin pala niyan, yung subconscious mind natin, yun ang mas konektado sa katawan. Oo. Kaya nga ang tawag doon, pakiramdam eh. Yun. Karamdaman. Mm. Emosyon. Kasi hindi ka naman gagalaw kung wala emosyon. Kahit conscious ka, tingnan mo yung mga paralisado. Kahit conscious. Conscious. Pero wala silang pakiramdam, hindi sila gagalaw. Oo. Yun yung parang pinaka nagko-connecta sa spiritual, sa physical. Yung subconscious. Yung subconscious. Galing, ano? Parang yun yung lumalabas na gateway. O connector. Mm-hmm. Kaya hindi nga basta makakilos nang hindi mo yan iniisip na papunta sa emotion mo. Kaya nga ang tawag dun sa emotion, ano eh, energy in motion daw yun eh. Kaya emotion. Oo. Yun. Yun yung nagpo-produce ng galaw. Kaya nga ang tawag dun, vibration eh. Vibration. Pakiramdam. Oo. Kung ano yung nararamdaman mo, ibig sabihin, vibration yun. Yun yung gumagalaw na hindi mo man nakikita pero nararamdaman mo. Tuloy natin. Maganda to. Any person in this room can become financially independent. There's no trick to it. This afternoon, we're going to talk about that a little bit. As this power flows in, it's neither negative or positive. Jan, I'm going to tell you there's nothing on the cover of that book. Am I right or wrong? I'm wrong. Do you want to stand up for a second, Jan? You want to get a nice shot of this lady? She's a pretty student. All right. I'm going to tell you, they were never like this when I went to school. All right. Now, Jan, you're looking at the cover of this book. Mm-hmm. And I'm telling you there's nothing there, but in your mind, your eyes are telling you there is something there. Is that correct? That's correct. Let's let the camera have a shot of this. You see, there is print on the cover of this book. It says, Think and Grow Rich. And that's what Jan is looking at. And when I tell her there's nothing there, she is bound to tell me I'm wrong. Now, Jan, let's look at the other side of the book. I'm going to tell you there's nothing on the book. What do you say now? Now I'm right. You're right. Now I'm right. A minute ago I was wrong, and now I'm right. Thanks very much, Jan. All right. Now, what did we do here? We just turned the book around. Somebody say, well, that's a cute little trick you pulled on Jan, and that's where we stopped it, that would be right. But John talked about laws earlier this morning. He was talking about the action-reaction being equal and opposite. As you sow, so shall you reap. Energy always returns to its source of origination. Well, you know, there's other laws. That's not the only law. There are seven laws. Dr. Wernher von Braun one time pointed out that the natural laws of this universe are so precise that you and I don't have any difficulty today building a spaceship. We can send a person to the moon, and we can literally time the landing with the precision of a fraction of a second. He also said these laws must have been set by someone. Now, the law that I'm referring to here is not the law of cause and effect or sowing and reaping. It's the law of polarity or the law of opposites. You see, Jan, there's a front to the book and there's a back to the book. There's a right and a left to the book. And what's right to me is left to you. There's a top and a bottom to the book. There's an inside and an outside to the book. And you couldn't have one without the other. If I started to slice the right side off this book, would have taken the last slice for the right side off, I've also gotten rid of the left. You couldn't possibly have one without the other. Nothing complicated about that. Pretty simple idea, but not understood by many people. Yeah. We use these two symbols to illustrate the law of opposites. And you know, as this power flows into us, we can make out of it anything we choose. You can sit there, this is the intellectual mind, activate your higher faculties. I'm not talking here about your sensory factors, I'm talking about your higher faculties. You can exercise them and you can literally create the start of anything because you are creative. You are a creative being. Do you know it's these faculties that separate you from your pets? Archibald MacLeish had a character stand up in one of his plays. It's called The Secret of Freedom.
He had this character stand up. It was a Pulitzer Prize winning play too. He had a character stand up and say, the only thing about a man that is a man is his mind. Everything else you can find in a pig or a horse. He was right. You've got marvelous faculties. Do you know that this auditorium was nothing but an image in the mind of one individual at one time? Do you know that the clothes you're wearing, the camera that I'm staring at, was nothing but an idea in the mind of one individual at one time? Now I want you to imagine 100 years ago someone saying to you, I've got an idea. I've got a picture here of building something, I'm going to call it a camera, and I'll shoot a picture of someone in Seoul, Korea, and simultaneously they're going to see it in Nacogdoches, Texas, in their family room on something we'll call a television. I'll take that picture and I'll send it zinging off through time and space. I'll bounce it off something I'm going to call a satellite, and it'll bounce right into a receiving set on a television set in your family room. Now you know that the boys in the white coats would have been coming for that guy. But the truth is, we did it. We did it. Galing, ano? Yun ang sinasabi ni Philip kanina na ano, kapag mayroong pumasok sa isip nyo at hindi pa kayo pinagtatawanan dun sa pangarap nyo na yun, ibig sabihin, mababa pa yun. Mababa pa yun. Pag hindi ka pa natatakot dun sa pangarap. Isa pa yun. Na baka hindi mo makamit, mababa pa yun. Isang bagay na kapag hindi mo kaya, nakakatakot yun. Ah, so, yun diba? Ibig mo sabihin. Parang makakakabang gawin. Oo. Baka kasi pag magkamali ka. Kasi inisip, parang hindi ko ito kaya. Kasi sa isip mo parang naman nakita, hindi mo pa alam kung magagawa mo ba. Oo. Kaya parang nakakatakot. Hmm. Ngayon, ang sinasabi dito ni Bob Proctor na lahat ng mga na imbento ngayon, galing lang talaga sa isip. Sa idea. Galing dun sa idea na pumasok sa isip ng tao. Naalala ko nga si ano eh, si Kong TV. Oo. Ano yung lagi nun bukang bibig, di ba? Millionaire mind. Laging gumaganon yun eh, sa ano nila? Team Payaman. Payaman. Yung lagi yung binabanggit nila. Power. Oo. Tingnan mo kung ano nangyari sa kanila. Yumaman nga ng gusto. Hindi yun chamba eh, hindi yun diswerte yun eh. Oo. Pinapractice niya na yung utak niya noon pa man. Oo. Diba? Kaya noon pa, hindi pa man siya umaabot ng... Noon, wala pang million yata noon si Kong, pero bukang bibig niya na yun. At pansinin mo sa mga vlog niya eh. Oo. Hindi pa siya, wala pa siyang million siguro noon, pero nakita ko nga rin tayo noon, ganyan na ganyan tayo noon eh. Ang naging problema lang natin, hindi tayo naging consistent eh, no? Kasi wala pa naman talaga tayong ganitong... Level of awareness. So, oo. Hanggat hindi ka nakakatungtong sa ganitong klase ng level of awareness, pwede mong magawa yan accidentally. Accidentally lang, oo. Tapos, magkamali ka, babagsak ka talaga. Mm-mm. Pero dun sa pagkabagsak mo, kagaya ng sabi ni Bob Proctor, meron dyan dalawang klase, positive at saka negative, bumagsak ka. Oo. Ngayon, anong gagawin mo? Paano makikita yung positive side sa pagbagsak mo? O kaya naman, ano yung titingnan mo sa pagbagsak mo? Negative ba o positive? Kasi ididikta sa'yo yun eh. Papasok yung idea pagka yung lugmo ka na eh. Mm-hmm. Paano mo siya titingnan? Paano mo iisipin yung sitwasyon? Iisipin mo ba na, ay, di na ako papatuloy kasi parang nakatamad na. Oo. Diba? Negatibo yun. Ibig sabihin, negatibo yung pinakinggan mo. Pero kung iisipin mo na, ay, kaya ako bumagsak kasi nagkamali ako sa ganito. Oo. Ito yung gagawin ko sa susunod. Ang pag-iisip natin na ngayon, yun na yung maganda ngayon eh, kasi hindi na tayo nagsisimula sa scratch talaga. Meron na tayong baga, basihan. Oh, may basihan na tayo na, oh, naabot nga natin yung ganito eh. Ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya, di ba? Di ba? Naabot nga natin yung gantong level eh. Oo. Di ba? Tapos bumagsak tayo, ngayon pa kaya na mas alam na natin yung mga dapat natin gawin. Yun. Ganun yung awareness na gustong ituro ni Bob Proctor. Yun, oo. Kaya nga, sabi ni Myron eh, kung yung mga matatalinong tao natututo sa sarili nila experience. Mm-hmm. Yung mga ano masasayahing tao naman natututo sa experience ng iba. Pero yung mga mangmang, kahit sa iba experience sa sarili nila, wala silang natututunan. Sabi, huwag ka maging mangmang. Kahit sa sarili experience, walang natutunan. Oo. Paulit-ulit. Yun na yung sinasabing automatic na. Kasi nasa subconscious na yun eh.
Pag hindi mo nalaman na subconsciously ka pala, yun yung nakaprogram sa'yo. Yun yung nakaprogram ka nang mag-fail ng paulit-ulit. Kaya dyan, papasok dyan yung programming. Kasi yung conscious natin, hindi yun pwedeng i-program. Oo. Ang ipoprogram sa atin, yung subconscious. Yan, makikita natin yan dyan mamaya. Tuloy natin. One week in the past year, I conducted a seminar in Toronto, Canada, in Los Angeles, California, in Auckland, New Zealand, in Honolulu, Hawaii, in 1 week. I could have been flying over to Tahiti, which I was, at 35,000 feet, going 600 miles an hour, press a button and my seat goes back, pull the thing out from underneath, I could virtually turn it into a bed, hit another button and somebody come to my aid and they'd give me something hot or cold to drink, they'd give me something to eat, they'd give me a pair of earphones, plug into the seat and I could listen to my choice of music, or I might be able to watch a first run movie, they'd wheel a little cart down beside my seat and they'd give me a hot meal. I could wander up to the wall of the ship or the bulkhead of the plane, take a little plastic card, plastic was something that didn't even exist when I was a child, stick it in this machine, take a telephone back to my seat, and phone my office in Willowdale, Ontario, Canada, while I'm at 35,000 feet, traveling 600 miles an hour over Tahiti, just about the opposite side of the globe. And I would have been able to take, if I wanted to, a laptop computer out of my briefcase, set it on my knee, snap a modem on it, with the telephone, communicate to my office in Willowdale. Or take a Portafax again, snap that onto the phone, send the paper to my office in Willowdale. Where did all these things come from? Where do you think you got the digital watch that you have? There is only one source of supply. Every great teacher all down through history for the last 6,000 years in recorded history has told us that if we had our ear to the ground, we'd get the message. This is where everything starts. Yan. We build the picture in our mind. Do you know what our problem is? Hindi niya lang masabi dyan na kanina. Hindi, pero binanggit niya na kanina eh. Kasi hindi niya lang binabanggit yun kasi dito sa ano niya, gusto niya lahat makaano. Oo, maka. Kasi kung babanggitin mo, lalo na yung ibang tao, tungkol na naman sa relihiyon. Lalo na yung walang Diyos. Yung walang Diyos. Hindi mo niniwala. Kaya siguro ganyan yung ginamit niya. We build that kind of a picture, we instantly say we can't do it if it's far beyond the results that we're getting. Yan yung sinasabi ko. You wouldn't be able to get the picture if you couldn't do it. You can do anything you want. Anything you want. Now, hooked up to your conscious mind, like little antennae, you have sensory factors. You can hear, see, smell, taste, and touch. And you know that's where most people get all their information, through their sensory factors? Mm-hmm. They watch a TV, read a newspaper, listen to the radio, overhear conversations, and you know what most people are doing? They're talking about why something can't be done. And we're listening to it. You know, for 26 years, that's the only way I got my direction. Ito naman, ang matutunghaya natin dito, yung kung paano gumana yung perspective ng isip natin. Yun. Tuloy natin to. I just did whatever the other guys were doing. Remember when I was 17, they said, we're joining the Navy, are you coming? Sure. I got 5 years. They didn't even like it. I'd never even seen a boat, let alone a ship. Why did I do it? Well, the other guys were doing it. Just wherever they go, you know, like... Sort of in lockstep type fashion, we go through our life. The average person tiptoes through life, hoping they make it safely to death. What a dumb game. That's not a practice run. We get one shot at it. You don't have a contract to live forever, you know. If you're going to let what you do be based upon what you hear, you better make certain the people that are giving you the advice are getting phenomenal results, or you're going to go where they're going. And I can be an authority on this. I am an authority on it. I spent 27 years doing it. Every waking hour, I know where they're going to lead you. Around in a circle, because that's where they're going. When an idea comes into your mind, you want to ask yourself this question. Don't ask whether it's wrong or whether it's right.
See, Jan was right. There was something on the book. So was I right. There was nothing on the book. That's not the question. Do you know what the question is? Will that idea take me from where I am and move me in the direction of the star that I'm shooting at? Will it help me reach my goal? If it won't, I guarantee you it's going to take you in the other direction, because you're not going to stay where you are. That is certain. That comfort zone is a dangerous place to be. It's like Rigg said, it may be comfortable, but it's a bad spot. You have the ability, when someone gives you a suggestion that takes you in a direction other than where you want to go, you have the ability to consciously and mentally just reject that idea. And then you can go ahead and originate whatever idea you want. Now, as long as an idea is in your conscious mind, it'll have absolutely no effect on your physical body or what you're doing. No effect at all. It's when you take that idea and you turn it over to this part of our mind we refer to as the subconscious. It could be called universal intelligence. Universal intelligence. It's called by many different names. Superconscious. There's about 150 some names you can put on here. The early Greeks referred to this part of our personality as the heart. Yung sinasabi mo kanina na. You see, they pointed out. Yung sinasabi mo kanina ng puso. Sa Biblia tawag yan puso. Puso. Yung subconscious, yan yung puso. Hindi naman yan yung pusong literal eh. Oo. Yan yung puso na ano. Dumadama. Oo. Sa isip yan, parte yan ng isip. Mm-mm. Kaya nga sabi niya kanina, yung conscious mind mo, kung ano man yung sinasabi sa'yo, naririnig mo, nakikita mo, pwede mo yung i-reject pag ayaw mo. Kaya lang, pag gusto mo yun at tinanggap mo, dumidiretso dun sa puso. Kaya nga sabi, sa subconscious. Galing nung sabi ni Abay, no? Yung puso mandaraya eh. Oo. Ba't sinasabi niyang puso mandaraya? Kasi nga, meron tayong mga nakukuha na hindi tayo aware na tinanggap natin yung dahil nga galing sa conscious mind natin, galing sa mataas na isip. Oo. Na natanggap natin yun nang hindi natin alam kung tama alam ba talaga yun. Tapos dumiretso yun sa puso natin. Ngayon yung puso natin, kung saan ang gumagalaw yun kasi nandoon na sa alam naman ang puso natin, tama yun. Oo. Kasi wala namang hindi. Ang puso kasi sabi diyan, hindi niya alam kung ano yung realidad tsaka imagination. Walang ano basta yan. Basta kung ano lang yung in order sa kanya. Kasi tinanggap nga eh. Oo, okay basta na tinanggap yun. Na yun, okay na yun. Parang sa pag nagbayad ka ng GCash, basta may SMS OTP ka at pumasok yun, okay na okay yun. Na yun. Ang kawawa dito, yung nasa ibaba ng subconscious. Yung katawan. Oo. Kaya nga sabi dyan, di ba, Proctor, hindi mahalaga dyan kung negatibo o positibo yung iniisip mo. Ang mahalaga kung yung iniisip mo ba, dadalhin ka dun sa resultang gusto mo. Oo. You see, they pointed out that as you think in your heart, so are you. Do you know that side of your personality has no ability to reject an idea? Absolutely none. Whatever idea comes in and goes in here, instantly is manifest in that physical body of yours. Now you get ideas from outside, we instantly let them come in here and we act on them. I want you to take your hand and hold it up like that for a moment. Take your hand and hold it up like that. Now put it here in your chin for a second, will you do that? Where's your chin? Why did you put your hand here? Do you know why you put your hand there? Because I put my hand there. Yan sinasabi kanina yung tungkol sa pakikinig. Kaya nga ano eh, tawag nito. Sinabi niya dyan na yung subconscious mind, walang kakayahang tumanggi. Wala siyang kakayahang mag-reject ng anumang idea. Yung higher consciousness natin na tinatawag na conscious mind, yun yung may kakayahang mag-reject ng idea. Magsala. Para siyang filter. Oo. Di ba? Mm-mm. Kaya lang, kapag ka yung filter mo, hindi mo alam na meron ka palang filter. Kagaya niyan, kung wala kang image ng mind, kung wala kang ganyan na nakikita. Oo, na pwede mo palang salain kung ano yung na may pang filter ka pala. Mm-mm. Hindi mo malalaman na
merong mga idea na pumapasok sa'yo na hindi mo nalala, hindi mo namamalayan, dumidiretso sa subconscious. Yan din yung bagay na pinag-uusapan natin kanina nung umpisa pa lang. Kapag halimbawa nga, di ba, nalugmo ka sa buhay o merong traumang nangyari sa'yo, yung picture of mind na yan, malaking tulong din yan. Tama. Kasi pinapaliwanag niya na pwede talaga, may option talaga tayo kung ano yung pwede nating isipin at pwede nating madama. Oo. Di ba? Ano yung pipiliin mo dyan kapag mayroong pumasok sa awareness mo? Mm-hmm. Kaya nga yung sinabi niya kanina na sa bawat sitwasyon o sa bawat bagay, mayroong polarity. May positive, negative. Mm-hmm. Hindi pwedeng wala. Kaya nga yung hindi example niya, ano yung pag hinati mo yung libro, dalawa pa rin eh. Kapag ka pinunit mo yung libro, meron pa rin dyang dalawa pa rin ang side niyan. Oo. Hindi pwedeng hindi mag-exist yung isang side na wala yung kabilang side. Ibig sabihin, walang positive kung walang negative. Tama. Kaya yan may negatibo kasi may positibo dyan. Ngayon, yung isip natin, kailangan turuan natin yan kung paano maghanap ng positibo. Positibo. Paano tumingin ng positibo. Kasi kung hindi mo sasanayin na tumingin sa mga positibo, kapag may nangyayari sa yung ayaw mo o kaya naman nangyayari sa tingin mo, hindi mo gusto kasi parang masama yung nangyayari sa kapaligiran mo o kaya nangyayari sa sarili mo. Kung hindi ka sanay tumingin sa positibo, ang papasok sa isip mo, puro negatibo. Oo. Naalala ko tuloy yung isang nangyari sa amin noon. Nung sa deliver, magkakasama kami, naka-jeep kami noon nila si Bideo. Bumagyo noon undoy. Di ba, natatandaan nyo naman yung undoy. Grabe bakas talaga yun. Yung baha na dinulot noon. Tsaka ulan. Although dito sa Maynila, walang ulan. Pero yung baha, grabe. Kasi nung nagpakawala ng tubig, umapaw yung ano dito. May ulan pero hindi ganoon talaga siya kalakas. Pero yung baha umabot talaga dito. Yung kasi nagpakawala ng dam eh. Oo. Nagpakawala. Ngayon, naalala ko noon, imbis na malungkot kami noon, natuwa pa kami dahil kasi kami lang yung nakakapunta sa tipas noon eh. Yo. 'Di ba? Kami lang yung nakakapunta sa tipas noon para kumuha ng tinapay. Buti ka mo, may gawa yung tipas. Oo, buti ka mo, may gawa rin yung tipas kasi nung panahon na yun, inaiakit nila rin yung mga ano nila, yung mga gamit nila. Binaha rin pala sila? Binaha din sila. Grabe ba yun? Grabe. Although gumagawa rin naman sila, hindi ganun karami, pero nakakagawa pa rin. Yo. Ang kagandahan nun sa amin, imbis na, di ba, mamroblema kami dahil baha yung ano, yung tubig nun hanggang bewang dito. Tumagal ng ilang araw yun dito. Pero imbis na malungkot kami nun, natutuwa pa kami kasi kami lang yung nakakapag-deliver eh. Oo, kailangan ng mga tao. Oo, yun. Kailangan ng mga tao yun. Sabihin, yung problema, yung masamang pangyayari, naging oportunidad pa. Yun, dahil oo. Dahil sa tiningnan mo siya as positive. As positive. Yun yung pinapahiwatig dito ni Bob Proctor na kailangan talaga maging positibo yung tatanggapin natin, iisipin natin. Sige, galing. Tuloy natin yan. Sige, tuloy natin. He said, well, that's what you said to do. I'm going to suggest you weren't thinking. I'm going to suggest you just let that idea go right into your subconscious and you automatically acted on the idea. Yan yung sinasabi namin mula nung nakaraan pang mga episodes na yung tao talaga hindi nag-iisip. Akala lang natin nag-iisip tayo pero hindi natin alam. Kasi ang ibig sabihin ni Bob Proctor ng pag-iisip, yun yung pagsala. Oo. Di ba? Kasi kung sunod ka lang ng sunod sa mga naririnig. Yung idea na pumapasok. Naniniwala ka sa mga kung ano yung sinabi ng tao, sunod ka kaagad. Hindi ikaw yung nag-iisip. Ibig sabihin nun, hindi ikaw yung nag-iisip. Yun. Ginagaya mo lang yung pag-iisip na pumapasok sa'yo. Yun. Tama. Hindi ikaw yung nag-create ng pag-iisip na yun. Tama. Mm-mm. Kaya nga example niya na, saan ba yung chin? Di ba baba yun? Ba't nilagay nila dito? Ibig sabihin yun, hindi mo ginamit yung isip. Yung isip mo. Sumunod ka na lang bigla. Ibig sabihin, subconsciously, automatically, bigla mo na lang ginawa. Kasi yun ang nakikita mo sa kapaligiran mo. Oo. Yun ang nakikita mo sa malalapit sa'yo. Kung ano yung mga, kung sino yung malalapit sa'yo. Kaya yun ang nagiging result mo. Kaya nagtataka, ba't ganito ako? Ayoko naman ng ganito. Mm-mm. Yung pala, nakukuha mo yun subconsciously, automatically, inire-react yun ang katawan mo na hindi mo namamalayan.
kasi yung filter ng isip mo, hindi mo nagagamit. At yun yung pinapaunawa sa atin ni Bob Proctor na meron talaga tayo nun. Oo. Kaya lang, magagamit lang naman natin yun kapag nakita na natin. Kapag nakita mo. Oo. Kapag nakita mo na. Kapag meron ka ng imahe nun. Yun. Kasi dun mag-uumpisa ka ng mag-imagine. Yun. Dun mo magagamit ng gusto yung isip mo dahil alam mo na eh, na kung saan pumapasok yung idea. Ah, dito yan sa ano ko. Oo. Dito yan sa conscious. Alam mo na kung paano yung gumagalaw. Ngayon, bilang ikaw, observer ka, ang gagawin mo, ilalabas mo ngayon yung conscious mo dun sa subconscious. Magkahiwalay kasi yan eh. Mm-mm. Ngayon, paano mo makikita yung subconscious mo? Pansinin mong maigi yung ginagawa mo araw-araw. Doon ka magiging aware. I-focus mo muna yung sarili mo sa consciousness. Na magiging conscious ka, ano ba yung ginagawa ng subconscious ko? Kapag may nagsalita ba ng masama sa akin, ano yung nararamdaman ko? Kapag kaganon yung tingin mo, makikilala mo yung sarili mo. Oo, makikita mo yung mga program sa subconscious mo. Kasi punong-puno ng program yung subconscious. Tama. Kasi yun yung mga madalas mong gawin araw-araw, i-consume na aralin araw-araw kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung pinakikinggan mo. Kapag yun na-i-program subconsciously, kapag kayo nang naipasok sa'yo para yung binhi na hindi mo namamalayan tumutubo. Kasi parang lupa yan eh. Ano man ang gawin mo, basta may itanim ka dyan, tutubo at tutubo yan. It's either lason yan kaya naman magandang bunga. Ganun lang naman eh. Kaya tama yung sinabi mo eh, na kailangan talagang obserbahan yung sarili. Oo. Kasi may mga problema tayo na ano eh, hindi naman natin masusolusyonan yan hanggat hindi naman natin alam eh kung ano yung problema eh, diba? Hindi tayo aware. Tama. Yun yung ibig sabihin ng ano, self-awareness, kahalagahan ng self-awareness. Doon mo mapaghihiwalay na meron ka palang dalawang klaseng pag-iisip. Mm-mm. Na yung isang pag-iisip mo, pwede yun mag-obserba dun sa mas mababa mong pag-iisip, which is yung emotion mo. Yun. Halimbawa na lang, pag merong nangyayari sa yung hindi maganda, subukan mo kaagad umalis dun sa subconscious mo. Pakiramdaman mo siya, tingnan mo siya kung anong gagawin ng subconscious mo. Mm-mm. Kasi, halimbawa, may nagsalita sa'yo ng masama, tapos nagalit ka kaagad. Yun. I-take note mo yun na hindi dapat ganun. Ba't ba nagagalit ako agad? Oo. Tatanungin nyo lang sa ano yun, ang consciousness mo eh. Oo. Ba't ba ako nagre-react dito sa tao? Yun na yung mag-iisip. Bakit nga ba? Diba? Hindi naman totoo yung sinasabi niya. Oo. Diba? Ganun, mag-iisip ka eh. Ang tawag nga ni ano dun, Dr. Joe Dispenza, ano eh, metacognition. Metacognition? Oo, ibig sabihin nun, iniisip mo kung ano yung iniisip. Oo, galing ano. Metacognition. Pero yung sa kay Bob Proctor, mas malinaw yan kasi ganyan, meron siya talagang visual. Image, oo. Oo. Na kapag ka meron kang ginawa, magiging aware ka dun kasi alam mo na meron ka pang isang isip na mas mataas dun. Na kung gumawa man yung katawan mo ng ganito, alam mo na merong nag-program sa'yo nun. Alam mo na pwede mong baguhin yun. Kapag alam mong pwede mong baguhin, mababago mo. Mababago mo. Diba? Kaya nga nagsasabing, a cheater is always, ano yun? Once a cheater, always. Kasinungalingan yun. Yeah. Ay, yung mga ano ha, mga naikinig dito. Kaya kayo, minsan kung nararamdaman nyo sa sarili nyo na parang kinakausap nyo yung sarili nyo, yun yung subconscious nyo at conscious nyo. Tama. Mm. Kasi nagpapalitan niya ng idea eh. Oo. Kaya kung magsi-self-talk kayo, yung tawag nga doon self-talk. Self-talk. Eh. Yung kakausapin yung sarili nyo ng masasama. Yun. Kasi yan ang itinatanim nyo sa puso nyo, sa subconscious nyo. Kung papansin nyo yung mga nagdadandam, ano ba itong, ano ko, ang bobo-bobo ko naman. Tama. Ngayon, tatanggapin nyo ng subconscious nyo. Pag natanggap na ng subconscious nyo yun, dahil nga yung subconscious nyo, eh wala namang filter yun. Wala. Diba? Dahil yun yung binigay ng conscious nyo, dadalhin nyo ng subconscious nyo dun sa katawan. Yun nga yung tinuturo ni Bob Proctor na pagkagaling sa emotion, dadali yan, magmamanifest yan sa katawan. Oo. Ngayon, yung katawan natin, yun ang gagawa ng result. Yun ang gagawa ng result. E, bobo nga. Bobo sinabi mo eh. Ito yung resulta mo. Dun na yung, kung natatandaan nyo yung may batang merong learning disability. Hmm. Oo, nga, yung kinento ni Bob. Hindi nila alam yung filter. Ngayon yung bata, nalaman niya na may filter pala. Oo. Kaya na-adjust niya yung sarili niya mismo, oo, no? Na-adjust niya yung personality niya. Na tao lang pala nagsasabi nun sa kanya, hindi pala talaga siya ganun. Oo. Kaya doon nagkaroon ng resulta yung batang yun.
Uy, sana nakakasabay kayo. Kung hindi kayo nakakasabay dito sa topic namin, meron kayong mga hindi masyado naiintindihan, i-comment nyo dyan ha. Sasagutin namin yan. Handa namin sagutin yan sa comment or via video, via short. Ganun ang gagawin namin. Para naman kahit papano, di ba? Malaman namin kung naiintindihan nyo ba kami. Kasi kami, ilang beses na rin namin napanood to. Kaya kahit papano, kaya na namin maintindihan. Oo. Naiintindihan namin kung hindi nyo agad maintindihan kasi unang beses pa lang naman eh. Kaya ang recommended talaga nito, maraming beses. Agad yun. Hindi mo naiintindihan, ulitin mo. Mm-mm. Ulitin mong panoorin. Hanggang sa... maintindihan mo. Hindi, kasi maiintindihan mo yan pag kapag naranasan mo na. Mo. Oo. Andun yung talagang pagkatuto. Oo, iba kasi yung pakinig lang sa ano eh. Oo. Pandinig pero na dapat may pandamay. Mo talaga siyang ulit-ulitin. Oo. Kasi kada ulit mo, nagkakaroon niya ng panibagong idea na ano ko nga sa... dyan din sa seminar ni Bob Proctor. Mm-mm. Hindi dahil halimbawa yung librong binabasa niya, araw-araw niyang binabasa yun, di ba? Mm-mm. Pero, sa ting babasahin niya yun, meron siyang nakikitang ibang perspective. Oo. Ngayon, nga, bakit niya nagagawa yun? Kasi, para daw yan, ano eh, umaakit ka sa hagdan eh. Isang building lang naman inaakit mo eh. Pero kada baitang, kada floor, kapag tumingin ka sa labas, ibang view na yun. Oo. Kasi nasa ibang point of view na. Oo. Ngayon, kahabang umaakit mas mataas na level ka na. Yun pa rin naman yung librong binabasa mo. Pero iba na ulit yung nakikita mo. Kasi naranasan mo na yung unang awareness, yung unang level. Pag umakit ka na naman ng ibang level, at binabasa mo na naman, may iba ka na namang maiisip. Ganyan nga yung ano yun, no? Nangyayari sa atin sa pagbabasa ng Biblia. Tumpak. Di ba? Kaya nga yung Biblia, meron siyang pitong tatak. Yun, oo. Pitong tatak. Sa unang basa mo, una, hindi mo talaga maintindihan eh. Hindi. Kasi ang unang basa mo, physical eh. Oh. Yan din yung sinasabi niya kanina na mula sa physical, merong intellectual, hanggang sa spiritual. Hanggang sa malaman mo na meron pala mga ganong klase ng level. Galing. Turin natin. If I said follow me, I'll show you how to win. Are you just gonna follow me? What are you gonna ask yourself? Does that person know what he's talking about? Does she know where she's going? Why would you go for someone for financial advice that's flat broke? That doesn't make any sense, does it? Why would you go to a sick doctor to find out how to get healthy? Do you want to know why we do it? We're in the habit of doing it. Did you know what a habit is? Ano yun? Yung nakaprogram eh. Program. Yung araw-araw mong ginagawa, habit na yun. Yun yung nakaprogram sa'yo. Kasi ginagawa din ng mga kapitbahay mo, ginagawa ng magulang mo nung una. Akala mo, yun talaga yung dapat gawin. Isang punto niya dyan, ano, yung magtatanong ka sa pagdating sa kalusugan. Pagtatanungan mo, mga hindi naman malulusog. Di ba? Oo. Hihingi ka ng advice dun sa, pagpapaganda ng negosyo, hihingi ka ng advice sa wala namang negosyo, sa mga lugi. Oo. Di ba? Kasi habit na talaga ng taong ganun. Kaya nga yung mga nagne-negosyo tapos sasabihin sa mga kaibigan niya. Ang ganda rin yung napanood ko kay Arvin. Pag magne-negosyo ka at sasabihin mo sa kaibigan mo, may mga kaibigan magsabi dyan, hindi, huwag ka nang tumuloy dyan, malulugi ka na eh. Sila kasi nalugi. Pero yung mga nag-advise sa'yo, mga ano, hindi, wala namang negosyo. At saka hindi naman talaga successful sa negosyo. Tsaka sumubok, kaya lang nalugi nga. Pero kaya, magtatanong ka sa tamang tao, sasagutin ka rin ng tama. Kaya nga dapat titingnan mo yung mga resulta ng mga taong susundan mo. Mm-hmm. O kaya pagtatanungan mo, paghihingan mo ng mga advice. Kaya nga pinanonood natin to kasi itong si Bob Proctor talagang wala na to eh. May resulta na talaga. Namatay na siya pero... patay na to? Oo, bago lang. Tanda na kasi yan. 80, oo nga. Patay na pala to? Oo, bago lang. Without giving it any conscious thought. And you know that most people live lapa by habit. Buwan. Yan sinabi niya dyan yung habit daw. Ginagawa mo araw-araw na hindi ka na nag-iisip. Mm-mm. Bakit? Kasi automatic na nga eh. Nakatatak na no? Oo. Example na dyan yung pagdadrive. Diba? Halimbawa ikaw, marunong ka na mag-drive ng four wheels. Mm-mm. Subconsciously, kaya ako kasi hindi pa talaga ako marunong. Nagagamit ko pa yung conscious ko dun eh. Mm-mm.
Kaya parang nalilito pa ako, hindi pa magkaisa yung conscious tsaka ano eh. Pero pagka yung masanay ka na, mag-drive. Kahit nakapikit ka pa. Oo. Kaya nga may mga driver, grabe yung tutulin. Sanay na sanay mag ano, kahit mga masisikip kabisado na. Kabisado na yung mga ano. Alam na nila. Ganon din yung... Tawag nga nila dun, kwan, muscle memory. Yun, muscle memory. Na kung ang habit mo ay yung habit na yon na automatic ng kinikilos ng katawan mo, pwede mong obserbahan yun eh, gamit yung consciousness mo. Yun. Yun naman ang ano ng conscious, di ba? Oo, yun ang trabaho ng conscious. Kaya nga kung di mo talaga alam tong isip mo, malilito ka eh. Ba't ako nalilito? Kasi hindi mo nga alam eh. Wala ka rin image ng isip mo kung paano gumagana yan. Oo. Pero kung alam mo, magkakaroon ka ng awareness na yung conscious pala, pwede magsala yan ng idea na pumapasok sa subconscious mo. Oo. Na yung subconscious mo, yung emotion mo, yung nararamdaman mo, yung automatic na ginagalaw ng katawan mo, pwede mo siyang obserbahan. Ang trabaho naman yung subconscious na yan, yan na yung pinaka, para hindi persado yung, yan na yung magtatrabaho kung ano yung tinrabaho ng conscious mo. Kaya hindi masyadong pagod yung isip. Yung isip. Mm-mm. Parang siya na yung ano yung data, ang tawag nito? Data storage. Oo. 'Di ba? Kasi yung conscious hindi niya trabahong mag-ano eh, trumabaho ng physical. O, hindi niya trabaho yung magmemorya. Oo. 'Di ba? Hindi niya trabaho magmemorya. Ang kailangan niyang trabahuhin ng subconscious natin, salain kung ano yung papasok. Oo. 'Yun ang trabaho. Obserbahan kung ano yung ginagawa ng subconscious. Isa pa 'yon. Oo. Kaya nga, babalikan natin yung kaninang quote na sinabi ko, yung success is a habit. Si ano pala yun? Si Warren yun. Ah, Warren Buffett. Si Warren Buffett may sabi nun, success is a habit, sabi niya. Oo. Ganon din ang failure, it's a habit. Yung paulit-ulit kang hindi nagtatagumpay, hindi mo nagagawa yung mga dapat mong gawin, kasi habit mo na yun. At yun yung dapat bantayan ng conscious mo. Yun. Di ba? Oo. Yun ang dapat niyang obserbahan. Bakit ba ginagawa ng subconscious ko to? Itatanong yun ang conscious. Ba't mo yung ginagawa? Mm. Kasi, itong nangyayari ah. Pag hindi mo alam yung ganitong klase ng konsepto, yung ginagawa mo sa sarili mo, o ginagawa mo sa araw-araw, tatanggapin mong ikaw yun. Oo. Ikaw yun kasi hindi mo alam eh. Kasi hindi mo nga alam yung isip mo, dalawa pala yan eh. Oo. Limbawa, magnanakaw ka. So, tatanggapin mo, magnanakaw ako eh. Magnanakaw ako. Oo. Ipe-personalize mo yun. Parang tatanggapin mo, ako magagalitin ako eh. Mm-hmm. Diba? May mga narinig. Madali akong magalit eh. Wala, hindi ako pwede dyan. Oo. Diba, tinatanggap mo na ikaw yung galit. Oo. Ikaw yung, pero ang totoo, hindi ikaw yun, emotion yun. Emotion yun. Kaya lang, ginagawa nilang sila yun. Oo. Parang ginagawa nilang identity. Oo, hindi naman yun. Dapat identity. Emotion lang dapat yung galit. Sa kwan saglit lang yun. Kung meron mang galit, dapat mawala agad yun. Yung magagalitin na yan. At mawala agad yun. Ibig sabihin, yung mga magagalitin, may mga hindi magagandang kwan, kwan talaga din ano, hindi nila kontrolado talaga yung conscious nila. Oo, tama. 'Di ba? Kasi nga wala silang image. Oh. Hindi nila alam yung ganitong klase ng konsepto. Kaya kapag mayroong ginawa silang masama o kaya ginawa silang ayaw nila, tinatanong nila, "Ba't ko ba 'to ginagawa? Ayoko naman nito." Doon na nagsisimulang gumana yung ano natin. Doon talaga nagsisimula yung hindi kahit ako noon nagtatanong ako sa ganun. Kaya lang, ba't ginagawa ko pa rin? Hindi, ibig ko sabihin, kaya ka na nagtatanong nun dahil nga nagsisimula nang gumana yung conscious mo. Oo, kaya lang, kung kahit gumagana ng gano'n, kung hindi mo talaga alam to, oo. Hindi ka makakapag-zoom out. Para kung sa kwan naiisip mo siya subconsciously pa rin. Oo, tama. Diba? Yun, tama nga yun eh. Pag kung naiisip mong gano'n, subconsciously, hindi mo talaga alam na ano. Kaya nagagawa mo pa rin siya. Oo. Pero kapag ka mas nauunawaan mo kung paano tumakbo ang isip, ang mangyayari, kahit pa nararamdaman mo yung emosyon na yun, hindi mo siya, alam mong hindi mo siya dapat i-react.
Oo, kahit naman na agagalit ka, oy, teka. Oo, yan. May hindi ako dapat magalit. Oo. Halimbawa, naiinggit ka. Oo. Hindi ako dapat maingit. Hindi ka dapat maingit. Kasi sinasabi mo ngayon sa sarili mo eh. Mm-mm. Kapag gagano'n yung pinaulit-ulit mo sa consciousness mo, unti-unti niya yung sisirain yung subconsciousness na yun. Oo. Yung hindi magandang subconscious. Oo. Unti-unti niya yung sisirain. Kaya nga dyan, tingnan mo. Ganun yung konsepto niya ni Bob Proctor eh. Kaya yung mga mental disorder, meron talagang pag-asa yan eh. Diba? Sinasabi nila, yung batang yan may saltik. Meron pa yung tinatawag nila na ano, pitong gatang. Ang pitong gatang? Pag pitong gatang daw, may katukla ang utak. Kasi nga kulang sa buwan. Ah, pitong alwan. Pitong buwan. O, oh, premature. Kasi ngayon, dahil nga ganun yung paniniwala nila, yun yung itatatak nila dun sa, itatanim nila sa bata. Oh. Diba? Lalo na kung yung mga anak mo, lagi mong minumura. Oo. Oh. Lagi mong pinagsasabihan ng hindi maganda. Yun yung ma-adapt ng anak mo. Kasi yung anak mo, lalo na yung 1 to 8 years old, wala yung consciousness eh. Mm-mm. Kung makikita mo, wala yan sa itaas. Bakit pag-aaralan din natin, wala yung consciousness. Naalala ko na naman tuloy yung customer ko. Sabi niya dun sa anak niya, sinasaway niya eh. Hoy, namo, huwag ka nga magmura. Sabi ba naman? Bata-bata mo pa, mo, mumura ka na. Sabi ko, ay, talagang magmumura yan. Oo. Kaya ako ngayon, yung mga merong, may mga, lalo may mga anak, mas magandang sanayin niya na bata pa lang, yung mga anak nyo, sa mga ganitong klase ng seminar, ipapanood nyo na. Tama. Kahit sa palagay nyo na hindi nila maiintindihan, imposibleng hindi nila maiintindihan eh. No? Pero ito ang pinaka-importante. Kayo ang dapat mauna. Yun. Kayo yung dapat magunang. Mauna. Kasi, ano't ano man ang mangyayari, ang anak. Susunod lang yan. Ano lang yan eh. Ah, oo. Mm-mm. Hindi mangyayari yung ano eh. Yung kung anong bunga. Yun, oo. Oh. Hindi yun na ano hindi sasala yun eh. Kaya dapat yun, eh. Kung ano yung puno. Yun din ang magiging yun bunga. Yun ang magiging bunga. Ngayon kung gusto niyo yung bunga nyo eh maging maganda, pagandahin yung puno. Tama. Diba? Dapat ang puno talaga mauna. They don't think. Bell Van de Waal used to point out, if most people said what they were thinking, they'd probably be speechless. The late and great Dr. McFarland from down in Kentucky said 2% of the people think, 3% of the people think they think, and he said 95% of the people would rather die than think. Diba? I was reading an article that was written on George Bernard Shaw. Ano yun? 2% daw yun talaga nag-iisip. Oo. Tapos 3% yung alakala nila nag-iisip na sila. Yung iniisip nila na nag-iisip sila. Oo. Tapos 95% hindi talaga. Hindi na talaga nag-iisip hanggang mamatay. Mas gusto pang mamatay kaysa mag-isip. Totoo yan eh, no? Kasi realidad, may nagpapakamatay talagang tao eh. Mm-mm. Ibig sabihin, hindi na talaga sinamit isip nila eh. Mas okay pang magpakamatay kesa mag-isip. Ano man yun eh, kahit anong problema pa, kahit so, kasing laki pa ng mundo yung problema mo. Kaya nga babalik tayo dun sa topic natin kanina eh, kung na-rape ka man. Oo. Halimbawa, nanakawan kayo ng ano, yung pinatay yung buong pamilya mo, ikaw lang naiwan. Oo. Tapos gusto mo nang mamatay. Hindi dahilan yun, di ba? Kapag ka nagpakamatay ka, hindi mo nga talaga magagamit yung isip mo. Mm-hmm. Kasi yun yung paraan ni Satanas eh, no? Oo, tama, tama. Yun yung warfare. Kadugtong, you know? Gusto talaga ni Satanas mamatay ka. Huwag ka na mag-isip. Kasi nasa buhay yung pag-iisip eh. Nasa buhay, hindi sa kamatayan. Totoo yan. Kasi kung hindi ka na nag-iisip, patay ka nga nun, di ba? Patay ka na. Hindi mo naisip na sa anumang masamang pangyayari, meron dyan mabuti. Mm-mm. Yun ang di mo niya naisip. Kaya mas okay lang sa kanya. Mamatay na lang. Kitilin na lang ang buhay niya. Ako, ganun din ako mag-isip noon. Parang mag-iisip ka na. Samantalang yung mga, kung inaalala ko yung mga nangyari sa akin, walang-wala rin naman pala sa mga narinig ko mga kwento, mas matitindi pa.
Para nakakatawa yung mga problema ko dati, wala lang pa ako. Trinadrama ako pa, wala lang palang kwenta. Oo, yun. Diba? Kesa minsan sa, tayo lang tayo lang, kadalas, madalas pala, tayo lang nag-a-amplify ng problema natin. Tayo lang nag-a-assume. Hindi naman talaga siya ganun kalaki. Hindi. Diba? Tayo lang yung nagbibigay ng, tayo lang yung nagpapalaki talaga ng problema. Eh ngayon, dahil nga may mga ganito tayong seminar na napapanood, sa pamamagitan nito, masusolusyonan natin, malalaman natin kung paano natin susolusyonan yung problema. Oo. Sa pamamagitan ng, diba, pagkilala sa kung sino tayo at kung paano tayo mag-isip. Tama.